Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Willie, isa po akong guro ng University of Santo Tomas College of Fine Arts and Design sa under the Industrial Design Department. Ako po ay naatasan ni Ma'am Rhea Adonis ng CIFAD UST Simbahayan na magturo at magdemo kung paano po tayo gumawa ng silicone rubber mold para po sa candle making. So, bago po tayo mag-umpisa, let's start with a prayer. Lord, true source of light and wisdom, give me a keen sense of understanding, retentive memory, and capacity to grasp things correctly. Grant me the grace to be accurate in my exposition and to the skill to express myself with thoroughness and clarity. Be with me at the start of my work, guide its progress, and bring it on completion. Grant this through Christ our Lord. Amen. St. Thomas Aquinas, pray for us. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, sa pag-uumpisa po ng ating gagawin na silicone rubber making and or mold making and candle making, so, magbibigay muna po ako ng backgrounder para nang sa ganun ay maintindihan natin ang mga materials na gagamitin po natin sa ating project. So, for starters, yung paggawa po ng silicone rubber. Si silicone rubber po ay nabibili po ito sa mga shops na gumagawa po ng mga resin fiberglass usually kasi sila po yung madalas na gumamit po nito na panggawa ng molde. Primarily, ginagamit po nila to para mag-cast ng resin material dahil matibay po itong produkto na kung saan pag nakagawa po kayo ng molde, nagawa ng silicone, marami po kayo mapuproduce na produkto nyo kung ano po gusto nyo gawin. Kaya ito po yung pinipili nila. At lahat po ng mga klase ng produkto na gusto nyo gawin, lahat ng shapes and everything, makukuha po ng silicone rubber. So, yung common po na nabibili sa ating silicone rubber, which they call the RTV, may dalawang klase po yan na pinaka-common. Yung RTV 585 or 580. So, kung ano po mamabili nyo dito, okay lang po. Pwede po naman natin gamitin yon. Pag binibili po ito, may kasama po palagi siyang catalyst na siyang nag-work para mag-hold or tumigas or mag-cure yung pinaka-silicone natin pag nabugon ito. So, yung common store na pwedeng bilhan nito will be Polymer Products Philippines. Pero pwede rin po itong ma-avail by ordering it online through Lazada or Shopee. Nakakonect pa rin po sila dito. Sa paggawa po naman ng kandila, matagal na po ang proseso yung paggawa po ng kandila. So, iba-ibang design na yung napoproduce dito. Yung ating pong gagawin sa project pong ito will be yung floating candle na tinatawag po nila kung saan nakalutang yung mga kandila sa ibabaw ng tubig. Usually, these are made for display at marami na pong klaseng nagagawa na floating candle. So, magkakaiba lang po tayo dito, depende po sa disenyo na inyo pong gagawin na floating candle. So, yun po. So, ang pinaka-objective po natin na matututunan sa proyektong ito is para po sa lahat na makapag-create ng candle product using a silicone rubber na mold. But first off, to do that, matututunan nyo po kung paano gumawa ng pinaka-molde made out of silicone rubber. Then, pati na rin po kung paano paggawa ng kandila para dun po sa mga nag-uumpisa, ituturo na rin po namin. So, bakit po silicone rubber, di ba? Kung ano, bakit hindi nilang plaster or bakit hindi nilang metal na molde? Kasi po si silicone rubber, kagaya po na nasabi ko po noong una, flexible po siya sa paggamit. Hindi po siya agad nasisira at marami po kayo pwede ma-produce pag gamit po nito. Lalo na po kung nakasanayan niyo pong gamitin ng silicone rubber,
na madadalian lang po kayo sa pagpuproduce ng inyong pong mga produkto. So, i-explain ko po ng unti kung paano po yung mga materials na gagamitin po natin sa ating pong proyekto. So, una sa lahat, kailangan po natin ng 3D product model na gaya po nito, na sample na ating gagawin sa ating demo. So, yung model po natin, pwede po sa iba-iba pong klase. Pwede po siyang made out of clay, pwede po rin pong made out of wood. Minsan, karton po yung ginagamit or simple board, pwede rin po yun. Depende po kasi sa skill na meron po kayong alam kung paano po gawin ang isang molde or ang isang model na produkto. Ang pangalawa po natin na nakalagay ay ang paggamit po ng RTB 585, kagaya po nito. Pag binibili po ito, magkasama po palagi ang catalyst kasi yun yung kapartner na. Kung nakikita nyo po yung pinaka content or size ng ating pong RTB 585, ang pinaka-ratio po dapat sa paggamit ay lahat po ng laman ng catalyst will split sa buong bote ng RTB 585. Kaya maliit lang po yung catalyst kasi konti lang po yung paggamit ito. Kumbaga yung pinaka-technical measuring niya would be a one part ng RTB na silicon, then 0.2 part lang ng catalyst natin. So, ganun lang po pa-konti. Then, yung pinaka-susunod po na materials would be plaster of Paris. Ito po ay optional lang kung gusto niyo pong lagyan ng suporta yung magiging silicon rubber na mold niyo po. This is powder. Dahil po, pag tumigas na ipano po siya simento, so, masusuportahan po niyo na maayos ang inyong pinaka-molde. Then, kung meron po kayong mga lalapad na rubber band or rubber strip na pwedeng pang-hold sa inyong molde, pwede po ito magamit. Kung wala, masking tape, pwede na rin po yun. Then, kailangan niyo po ng mixing cup, and stirrer, kahit simpleng cup noodle lang po na pinagbulihan, pwede na po ito kasi makinis naman siya. Then, kailangan niyo po ng illustration board and also packaging tape. So, sa ganun eh, kung gagawa po kayo ng mga molde nyo, bago bagbus ng silicone rubber, ito po yung mga gamit po natin. Yung pinakamadali po sa magamit. Kailangan nyo rin po ng hot glue or glue stick sa pagdidikit po ng mga molding gagawin. Para po naman sa paggawa ng paraffin or ng kandila, kakailangan nyo po ng paraffin wax. So, depende po kung gaano karami yung kakailangan nyo sa paggawa. So, you can prepare for 1 kilo for samples po muna para nung sa ganun eh, makorrect nyo ng maayos po ang inyong gagawin sa umpisa pa lang bago po kayo gumawa ng marami yan. Then, kailangan nyo rin po ng mga color chips kung gusto nyo ng pangkulay sa inyong mga kandila. Kailangan nyo rin po ng wick kung saan sisindahan po ang kandila na yung pong i-attach. Then, sa paggawa po ng kandila, i-ready nyo na po ang inyong mga single burner na stove. Pwede po yun. At ang inyong mga lutuan ng kandila, usually yung mga stainless na kandila or stainless na lalagyanan po ang pagdudutuan. At usually do it ng double burner, yung sinasabi po nila na o double burning na hindi po direkta pinapainit ang kandila sa isang kaldero, kundi meron po munang mainit na tubig sa isang kaldero, then doon po ipapatong yung isa pong kaldero ulit, doon po kayo magpapainit ng kandila. Kung sa ganun po ay maayos po yung pagkakatunaw ng kandila po na gagawin. Then, you can just prepare your cutting tools or your drawing tools also sa paggawa po ng proyektong ito.
Okay. So, umpisa na po natin gawin ang paggawa ng molde or ang silicone rubber mold. So, una po sa lahat is kung kailangan niyo pong magsuot ng inyong mga personal protective gear like safety helmet, safety goggles, safety mask, kung gusto niyo pong magsuot po nito, even rubber gloves, pwede po kayo magsuot. Sa paggawa po ng pinaka-molde, alamin niyo po muna kung saan yung pinaka-flat na surface ng inyong pinaka-molde. O, ng inyong pinaka-model. For example, sa ganitong model, nasa ilalim po yung pinaka-flat niya. So, pag bubuhusan po natin ng silicone, ito po ay mangyayari sa ibabaw. Ang sa ganun, yung flat surface, dun tayo magbubuhus ng candle na portion para yung ibabaw na detalye ay lalabas. Kung yung inyong pong model po naman ay kagaya nito na 3D, sinasabi nila na model, pwede po kayong gumawa ng coring hole sa ilalim. Pwede po ito yung naka-stand po na ganyan lang. Then, gagawan po ng harang sa gilid. Saka po natin bubuhusan ng silicone rubber sa ibabaw. Ito na po yung coring hole niya pag natanggal mo po ulit yung pinakalaman. Mamaya po, ipapakita ko yung pinaka-sample na nagawa po dito na pinaka-model. Sa ngayon po eh, gagawa po tayo from the start. Ito, yung model po ito, yung pinaka, medyo simple lang. Ito yung sinasabi po nila na model na flat back. Yung instructions po na nakapost po habang ako po yung nagsasalta, eh, precast po yung gagawin natin. Ibig po sabihin eh, hindi po tayo gagawa ng molde na dalawang butil pa or may mold separation. Ito po eh, pagbubuhos po lang ng isang beses ng pinaka-silicone, na sa ganun ay makapu tayo ng isang pinaka-molde. Mangyayari. So sa ganito pong klaseng sample, pag nagawa niyo na po yung pinaka-model, this is made of clay actually. Ito po kasi medyo madali na gawin, na model na mabilis. So, kung ano po yung mga strokes na lumabas dyan, kung may brush strokes man or carbon strokes, ilalabas po yan sa inyong pinaka-silicone na rubber mold. So, maaari po kung kaya nyo na pong linisin pa lang, dito pa lang sa inyong clay, eh, gawin na yun siya. Ganun rin po kung gagamit po kayo ng mga wood, lalabas pa rin po yung mga strands ng mga pinaglihaan niya or sanding particles, lalabas po yun. Even sa mga cardboard na model. So, di ba, pag nag-aaral naman po kasi yung pinaka-kandila, eh, makikinis rin naman po yun. So, sa ganito pong klase na model na paggawa po ng rubber, una po sa lahat, eh, kung gusto niyo po itong lagyan ng petroleum jelly para mas madulas yung pinaka-surface na eh, pwede niyo pong gawin. Pero, sa clay po kasi, may sarili po siyang oil kasi, hindi na po kakilanganin ng gano'n na pag-realize yung petroleum jelly. Kung maganda lang po sana, eh, sa flat surface niyo po palagi gawin, kung pwede po yung makinis yung inyong surface. Kaya kung gusto niyo po lagyan ng packaging tape ang inyong surface bago gawin yung pinaka-model, eh, gawin niyo rin po. So, paano po natin gagawa ng molde ito, yung molde na ito? First is to measure yung pinaka-height niya. Then, kailangan po at least 5 mm yung gap sa mga gilid ng pinaka-molde natin. Then, sa ganon, magkaroon ng wall ng silicone pag binuhusan po natin. So, ito po yung aking na-prepare na gagamitin. So, nag-cut po ako ng board. Parang sa ganon po. At nirolyo ko na po. Para sa ganon po, eh, mag-fit ko dito sa gitna yung ating pinaka molde na ginawa. Then, pag ganito po, nagawa na, ididikit ko po ng glue gun, quick stick, ng hot glue po, ang pinaka-edges niya. Ang pagdidikit po ng glue gun ay sa labas po, hindi sa loob. Kasi lalabas po yun sa molde nyo, yung mga dumi-dumi, o yung pinagdikitan. Kaya sa labas po lahat, ang gagawin na pagdidikit natin. Okay? So, didikit ko muna. Kailangan lang mas secure lahat ng mga buttons.
parang sa ganun, pag nagbuhos ng silicon, lang lalabas. Gusto niyo po, pwede niyo rin po siyang secure ng masking tape sa mga edges niya, or ng glue. Pwede kayo mag-ready po ng, ng plate. Pwede po kayo mag-ready ng plate nung sa ganun. Kung may nakit pong butas, or may lumabas, or may nag-leak na silicon, pwede niyo po itong tala ng plate. So yeah. Sinikit ko na po yung mga edges niya ng lugar. Parang sa ganun eh, mas pure na. At yung pinaka-wall natin ay tumipat. Makikita niyo po sa loob, meron ng gap yung mga gilid niya. At least 5mm. Kaya sa ganun po eh, magkaroon ng thickness or kapal ng silicon na ibubuhos. So, umpisahan na po natin yung paggawa ng or ang pagbuhos ng silicon mismo dito sa ating pinaka-prepare na mold na gagawin. So, after securing all the holes, so kung may butas man, prepare na natin ng mga materials na gagawin din sa paggawa ng silicon rubber mold. Mag-ready na rin po tayo ng clay in case may mga butas po na lalabas namin yan. So, you need is your RTB 585 at saka ang inyong pong catalyst na gagamitin. Kailangan nyo rin po ng inyong mixing cup at ng inyong steeler naman na gagamitin. So, yung mangyayari po is, i-measure nyo po, tatansyahin nyo kung gaano karami ang kakabit nyo na silicon dito para sa inyong molde. Pwede nyo po itong punuin, kaya lang kung sa tingin nyo po eh, masyado makapal, eh, enough lang po ng mga 5mm yung kapal or at least 1cm yung pinakamakapal na thickness niya. Kasi minsan po, pag masyadong makapal rin, eh, hindi rin po maganda at mahirap pang ganun yung pinaprodukto sa loob. So, we prepare first yung pinaka-silicon po muna sa ating buhos. So, ito po ang dami ng ating pagamitin. Sa tingin ko po ay tapat na para mapuno po yung pinakamol po natin. Medyo po madami, pwede po natin bawasan yung paggawa. Kaya sa ganun po ay hindi po sayang ang pinaka-silicon dahil medyo mahal po yun po kasi ang silicon na rubber mold or ang silicon rubber na material. Okay. So, kung nasukat na po yung ating silicon rubber, kailangan nyo po, sa dami po nito is par, one part lang po nito. Kung ito po yung pinaka 10 parts nyo, 1 or 0.2 lang po yung kailanganin po dito. So, it's either you have your measuring scale or pwede nyo lang tansyahin yung pinaka dami po niya na gagamitin. Talo mo na po kung kayo isa na yung naggamitin to, pwede po kayong gumamit ng medical wrapper para po sa inyong paggamit para hindi nyo nahawakan yung pinaka-material. Or, you can just use the cup, yung kapakit niya, at least almost half po yung paket para po dito. Makikita nyo po naman na napuno na yung pinaka-top surface niya. Ibig sabihin po nun, may enough na po yung materials na nagamit. Kung nasobra pa po ako na nagamit, so, nawasa po. Kasi, kung medyo marami rin po kasi ang magkakapit natin na catalyst, ititigas po kagad yung pinaka-silicon na hindi nyo po nahahalo ng mabuti. So, yan. Ihalo po natin ito ng mabuti, yung dalawa, yung catalyst at yung pinaka-silicon. At least po, halong-halo po
sana ang gagawin natin na hanggang loob, pinaka-loob niya ay malagay po ng catalyst, kasi meron po mga instance na nakikita po ako na hindi po naalong na mabuti. Meron mga portion ng inyong silicone na matigas na, then meron mga portion na sinasabi po ng ilaw o hindi po nalagyan ng catalyst kasi yun nga po, kinulang. So tingin ko po, kung pagkakatansya ko po ng ating catalyst ay tama lang po. Pero if you want to measure it by scale, yun nga po, 10 parts ng silicone, then 0.2 lang ang gagamitin para sa catalyst. So, haluin lang po ng mabuti. So, may mga nagtatanong rin po, paano po masasabi na nakaluin nyo na po ng maayos at mabuti na nakover na lahat? Pero, sinasagot ko lang po doon, nasa inyo na po yun kung nyo pong nakaluin po ng mabuti. Dahil, mahirap rin po masabi dahil hindi po natin makikita gudus lang po. Pare-pareho lang po yung kulay niya, hindi naman po ito nag-iiba. So, kung sa tingin nyo po ay nahalo nyo na po mabuti, eh, pwede nyo na pong i-buwas sa ating pinaka. Again. So, gaya po na sinabi ko, yung clay po ay may sarili pong oil na pinoproduce. So, hindi na po kailangan lagyan ng petroleum jelly. Yung iba po, yung silicone ring po ay ganon. Meron din sarili ng oil na pinag-produce. Yung iba po, kung gusto na much more simpler na release po talaga ka ng molde, saka po sila naglalagay ng petroleum jelly. So, kung nahalo ko po naman na maayos, kasi may mga ibang portions po na pinag-produce na pag-cure na or titigas na siya. Ulit po lahat, ang nahalo, kabit, ganun po yung sayang ang materyalo. Kung gusto nyo mong gumamit ng surgical gloves, kasi po ito po yung medyo malagkit yung silicone na material. E, pwede nyo pong gawin yung mag-suit po ng surgical gloves. Tapos tapunodin po natin mo sa tamang papalangan mo. So yung iba, yung ginagawa nila ay sinishake nila ito para mga small mga bubbles. So sa pagbuhos po, dapat dahan-dahan lang yung sa ginagawa maraming hangin na natatak o bubble. So ito po. Kapag umangat na po yung bubble, pwede nyo lang po tapin po para magtatay na ito. Yeah. So that na siya. So we'll just wait po for around an hour para sigurado po tumigas ang ating pinaka silicone na ginawa. Yan, yung mga bangat pa rin ng mga bubble. Then after an hour, balikan na lang po. Since ito namang ating ginagawa is a demo, may mga na-prepare rin po akong material na nagawa na na tumigas na. So, papakita ko na rin po sa inyo. So ito po yung mga sample na iba po kung nagawa na ibang material ng model na ginamit. Una po ay kagaya nito, yung ating ginagamit po ngayon na clay. Yung ginawa ko po ay inuusap ko po siya. Makikita nyo po sa mga nais. Binuhusan ko, ginawa ko po siya ng harang, then binuhusan ko po siya ng silicone, naging ganyan. Then tumigas, tinanggal ko yung harang, then natin siya. Yung molde na
Naghiwa-hiwalay na po yung mga details niya since day lang po kasi ito. So mas maganda po talaga kung solid yung model. Para hindi po masira. Pero kung model lang naman, okay lang na nag-form siya since nabuo naman yung model. Okay lang po. Isa pong ginawa na model is made of wood like this. Ito po yung 3D. Ito nangyari. So yung ginawa ko po, is ginawa ko po ng harang sa gilid. Sa ilalim po yung pinaka-formal niya. So, nung ginawa ko po ng harang, inalis ko pa po yung pinaka-shape ng harang sa tsuwi na hindi lang diretso para makatipid na materialis. So, binuhusan ko po siya ng silikon, pagkaharang, binuhusan ko. Then, tinanggal ko po yung module sa loob. Sa ilalim po yung butas. Like this. Since mahirap po tanggalin, lalo na po kung makapal na po yung module, nung nasa loob po siya, biniya ko po ng konti ang molde using a cutter. Tinatch ko po siya. Binupa ako po siya para matanggal po yung pinaka-model sa loob. Yun po yung kahirapan pag sobrang kapal rin po ng pinaka-rubber. Medyo mahirap po tanggalin yung tubok po sa loob. So kung kandila po man siya, dadahan-dahan niyo po sa pagtanggal para hindi po mabalik. Yun yung medyo drawback po sa kanya. Kaya yung iba po, ginagawa nila, manipis po yung molde. At ginagawa po nila ng suporta ng plaster of Paris. Kagaya po nitong isang ginawa ko, na made out of cardboard po naman. So, ito po ay model po na bulaklak ang kakalabasan pag na-assemble. Ito po yung petals na yung pinakita. So, yung ginawa ko po nung una, nilatag ko po siyang ganyan, ginawa ng harang. Then, saka ko po siya binuhusan ng pinaka-silicon. So, lumabas po sa kanya. Ganon. Model. So, nung sa tingin ko po, medyo manipis yung pagkakagawa ko. Ginawa ko po siya ng suporta ng plaster of Paris. So, habang nasa loob po yung mga ito dito, habang nasa loob pa po siya, pinabaya ko po muna na nakastay po na ganyan. Then, saka ako po siya nilagyan ng pinakaharang sa gilid ko. Ng mga at least, mga half inch po kapal. Then, mga ganito kataas. Then, saka ako po siya binuhusan ng plaster. Makikita nyo po dun sa pinaka-image natin. Ito po nung nabuhusan na po ng mga silikon. Ito naman po, nung ginawa ko po ng plaster isa. So, binunusan ko pong plaster, naging ganon. Then, tinanggal ko po, ito yung pinaka-plaster na suporta. Then, ito yung silicone. So, magpipit po siya dito. Yung pinaka-ano niya. Model or molde. Yan, ready na po ito. Buhusan ng kandila. So, kahit manipis po yung pinaka-ano nyo, na-create na silicone rubber, pwede nyo po lagyan ng plaster of Paris na optional po. Para na sa ganun, may suporta yung inyong silicone. Mas tatagal ang inyong silicone rubber na molde. Yung instruction naman po ay nandito. Kung paano po gawin yung pinaka-plaster of Paris. So, hindi na po ako gagawa ng para dun sa ginawa natin kanina dahil optional lang po yun. Tsaka sa tingin ko po kasi, makapal na po yung lalabas na molde nung ginawa po natin ng bulak-bulaklak. Kagaya nito po sa starfish, medyo makapal na po yung na-produce natin. So, hindi na po kailangan ng yung naka-caster of Paris. So dito po, in case lumalabas yung gap niya nung pinat po, pwede nyo na pagbalutan ng masking tape bago po kayo magbuhos ng kandila para mag-stay po yung pinaka-shape niya. So yan po yung paggawa ng molde using a silicone rubber. Gagawa naman po tayo ngayon ng kandila gamit ang silicone rubber mold na ginawa po natin. Makikita nyo po sa instruction kung paano po ito gawin
lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lang pong gumawa ng kandila or candle making. I-demo ko po kung paano po natin ito gagawin. Bago po tayo mag-umpisa, handa po muna natin ang mga gagamitin natin para sa paggawa ng kandila. Gaya po ng paraffin wax sa ating paraffin wax. Gaya po nito na pinutul-putul ko na po para magkasa sa ating mga lalagyan. Ang ating color chips na pang kulay at ang wick na gagamitin kung saan sisindihan ng kandila. Ganun din po yung ginawa po natin ng mga molde na silicone. Naligyan ko na po siya ng mga wick. Parang po sa ganun eh, ma-ready na po siya. Kahit po nga. Then ito po, i-assemble pa pagkatapos. So yung nakikita nyo po na lutuan po ay single burner na butane na lutuan. Makikita nyo meron akong double burning setup. Kung saan po meron pong malaking pan na merong tubig at doon ko po kinabit ang mga kandila sa maliliit na pan para hindi po ito direktang umiinit o naiinitan ng apoy. At least dito mas maganda yung pagkakatunaw ng kandila. So, hintayin lang po natin matunaw ang mga paraffin na nilagay. Kung gusto nyo po lagyan ng kulay, lagyan nyo na lang po ng ating color chips para sa ganun eh, magkaroon ng variation sa mga kulay ng mga kandila. Depende po sa inyo kung ano pong kulay ang gusto nyo kabit at kung gaano karami po ang kulay or chips na ikakabit. So, mas marami pong chips, mas makulay po ang lalabas sa inyong kandila. So, hayaan po natin matunaw ang mga paraffin. Then, pagka natunaw na po, patayin na po yung heat para lumamig po ng konti ang ating mga wax. Then, saka po natin ito ibubuhos sa ating molde. Yung isa, kung sila mo po ay tumami po siya. So, nung natunaw na po yung pinaka-paraffin wax niya, pinatay na po yung heat o yung apoy, tapos hinayaan po ito na lumamig na onte. Kung sa ganun po ay pwede na po natin ibuo sa ating mga molde. So, ngayon po, pwede na. Medyo malamit mo sa content. Enough po para pag-uus mo na. You can wear your mittens or rubber gloves or your medyo makapanag-gloves. So, sa ganun po, hindi po kayo mapasok. Pag, awak na natin yung mga pan. Tandaan niyo po, ito po yung pinakailalim na portion. Yung pinaka-weak natin na lalabas ay nasa ilalim po. Ito. Ito na lang po. Ito na po at tinanggal ko na po sa kanito na mga molde ang mga kandila na nagawa galing sa silicone rubber mold na ginawa po natin. Nag-boost na rin po ako ng extra para makita nyo naman sa ibang kulay. Mas makinang po ang kulay kung mas maraming chips po na ikakabit.
Sa puntong ito ay konti lang po ang aking kinabil na chips. Kaya light lang ang mga kulay nila. So, isa-isa po itong pinil off para matanggal since nakakabit na rin naman po ang mga wheat. Naka-embed na siya sa ating vanilla. Para sa bulaklak po naman na proseso, kagaya nito, super petal, habang mainit pa po ang ating kandila, pwede po natin i-dip ang mga petal, mga dulo niya, sa pinakakandila, at i-dikit ang mga piraso. Ito sa pinay. Yung gitnang portion, yung pinaka-square po na part. Kinat ko lang po sa tatlo, tapos pinag-dikit-dikit po siya. So, lightly bend po natin ng konti. Para mas maganda ako. Masahe, makikita niyo po naman na nagdidikit siya dahil minelt natin ng konti. Pinaka-kandila. So, iba-iba pong disenyo, pwede niyo pong magkuha o magawa. Na bulaklak. Depende po sa inyo kung paano po siya gagawin. Pero sa proseso po ay pare-pareho lang po ang pagbuka. So habang hindi pa po siya matigas, hindi po siya gagawin. Para kung ito ganun eh, madali po siyang pagdikitin at even sa shape na ating gusto rin. Para sa mga sobrang portion po sa ilalim, upitin na lang po natin ito habang pag ito'y medyo tinigas na po ng konti na sa ganun na ito'y mabali po ang pagdito. Pwedeng cutter, pwedeng gunting. Sige siya. So, yan po ang ating mga nagawang kandila gamit ang ating mga molde using the silicone rubber mold. Bali, paalala lang po para sa mga gumagawa ng ating silicone mold and candle. Sa paggawa po ng ating silicone rubber mold, just check lang po yung amount or yung dami ng gagamitin po natin na silicone rubber sa paggawa ng mga molde. Kasi medyo may kamahalan po ito. At mas maganda kung ma-utilize natin lahat ng materyales kung ginagawa ito. So in time po, paka-practice, makukuha nyo rin po ang tamang mixture sa paggawa po ng silicone rubber mold. Then para sa paggumagawa po ng mga kandila, just make sure na hindi po mabigat yung kandila, lalo na kung floating candle po yung balak natin gawin. Lalo na kung 3D model yung gagawin, medyo mabigat pa po kasi ito. There's an instance na pwede po lumubog yung pinakakandila. So, lalagyan nyo na lang ng extra floater para umangat. Then, pwede rin po kayo mag-add ng ibang materials like pebbles, mga crystals, mga glitters para sa ikagaganda ng design ng kandila. Kung gagawa po naman kayo ng model bago gumawa po ng pinakamolde, nasa skill nyo na po yun kung ano pong gagamitin yung materials. It's either clay, o kahoy or cardboard, pwede pong gamitin lahat ng mga ito. And always check your materials and tools. Always wear your protective gear kung kailangan. Then practice po palagi ng safety sa paggawa ng mga ating mga projects na gagawin. At ang mahalaga po eh mag-enjoy sa ating ginagawa. Nang sa ganun po hindi po tayo magsawa at makapag-create ng mga gandang mga pieces and project. Maraming salamat po kay Ma'am Rhea Adonis sa pag-invite po sa akin. Nag-uunga po ng demo para po dito. Ganun din po sa HID ng Industrial Design Student Group sa pagtulong sa akin sa pag-edit po nito ang ating project.
sa susunod po uli nating mga project. Magandang araw po sa inyong lahat.